Woo! Yes! Gulat ka, no? Akala mo kung sino, di ba? Fresh na fresh. Puyat pa yan, di ba? So, hi guys! Welcome to my YouTube channel. It's me, Madam Duday, ang super box ng bayan, no? So, excited ako sabihin sa inyo ito, no? About sa utang na to, no? Best time para kung pwede ka nang mangutang sa iyong sari-sari store. Eto guys, hindi naman totally talaga nangungutang ako sa aking sari-sari store. Pero ito yung naisip ko, no? Naisip ko na kung pwede ka nang mangutang sa sari-sari store mo. Ito yung mga katangian ng isang sari-sari store na pwede ka nang mangutang sa iyong sari-sari store. Diba? Magulo, pero ipapaintindi ko sa inyo ng mas malinaw pa to. Sa intro lang kasi medyo kinakabahan ako mag-explain sa inyo guys kasi alam nyo naman kasi gusto ko talaga is learning para sa inyo, di ba? Kasi meron mga tao dito na sa sari-sari store na utang yung ginagamit nila, no? Siguro ito yung mga pinagdaanan muna nila bago sila mangutang. Dapat ito yung gagawin nyo guys, ha? Gagawin nyo para kung mangungutang man kayo sa sari-sari store nyo. Ito yung best time para mangutang ka. Ito na nga. So best time para mangutang ka. Siguro naman kahit sino naman guys alam to guys, no? Kung mangungutang ka talaga sa iyong sari-sari store, syempre, nakikita mo kasi siguro yung sari-sari store mo is napaka-boom na, napaka-hectic na ng mga tao. Ibig sabihin, bumibenta siya ng bumibenta, kumikita ng kumikita. Kasi habang bumibenta ang ating tindahan, meron itong tinatawag na mas malalaki pang mga pangangailangan. No? Kung alam mo naman, kung focus naman yung mindset mo sa negosyo at mangungutang ka, pwedeng-pwede ka na. Ito to, isang signalis to guys na pwede ka na mangutang ka kapag continuous na yung mga tao sa iyong sari-sari store. Kumbaga, ibig kong sabihin guys, ibig sabihin ng continuous yung talagang regular customer mo na yan, bili na ng bili sa'yo, tapos talagang commercial ka na, and then established ka na, ayun. Best way na yan, best time na yan guys para mangutang ka na. Kasi lahat naman talaga ng negosyante, ito napapanood ko guys ha, lahat na naman ng negosyante is nangungutang rin. Pero ang mindset nila, yung pera na gagamitin nila guys, is para sa negosyo nila. Ganun ang mindset. Tapos guys, is aalamin mo talaga yung kita. Kasi napaka-importante nito guys eh. Sa isang negosyante guys, is inaalam mo yung kita nito. Kasi para ngayon, pag nalaman mo yung kita, babudgetin mo yan, no? Kasi meron tayong tinatawag na due date sa mga utang-utang. At saka pinakamaganda guys, is kung mangungutang ka man guys, is mas maganda siguro sa kamag-anak lang. Kasi kapag ka mag-anak guys, is medyo maliit lang interest, di ba? Ayun ang maganda. Tsaka pwede mo gawing taon. Or depende sa inyo guys kung ano yung pag-uusapan nyo kung ilang buwan kayo magbabayad or whatever. Kasi kamag-anak mo naman yan. Kesa naman kasi sa banko guys, kasi ang sari-sari store talaga guys, is hindi siya totally talaga na yung bumibenta ka ng bumibenta na talagang boom na boom. So, para sa akin guys, ito yung way, no, best time na mangutang ka sa kamag-anak mo. Kung meron ka mga kamag-anak, medyo yayamanin, no, pwede kang kumungot dyan na sasabihin mo naman na papakita mo na talagang sa sari-sari store mo ilalagay. Kasi nakikita mo yung sari-sari store mo guys eh, na napa-unload siya eh, no. Ayun yung kinagandahan nun guys, na best time para mangutang ka pag nakikita mo yung sari-sari store mo na pa-unload na, unti-unti mo nang nabibili yung iba-iba pa, no? And then, ang dami pa kasi, di ba sinasabi ko nga po sa inyo guys, is kapag best time ang isang sari-sari store na pwede na siyang mangutang, yung talagang regular customer na bibilihan yung Marlboro, mga alak, di ba ganon? Yung talagang hindi nawawalan, hindi siya nasisero, di ba? Ayun yon, best time na yun guys para mangutang ka. Pero guys, aalalahan nyo lang guys ha, tandaan nyo pag nangutang kayo sa sari-sari store nyo, yung mindset nyo baguhin nyo. Dapat laging pang negosyo at maghihigpit ka talaga. Kasi sa utang galing yun eh. Ayun yung pinaka-key para mag-success yun guys, no? And then pag nag-success yun guys, ma-handle mo ng maayos yun eh. Kaya nga sinasabi ko lagi sa inyo, pero ako guys, hindi na naman talaga ako nangungutang guys ha. Ang ginagawa ko lang guys na strategy, no? Binabudget ko lang talaga yung aking mga kita, benta dito sa akin sari-sari store. Kaya hindi rin ako nangutang. Pero kung gusto mo talaga mangutang at mag-improve pa ang iyong sari-sari store, yun, ito yung mga sinasabi ko na best time na pwede ka nang mangutang, na pag nakikita mo na talagang marami ka ng tao, ayan, dumadami yung mga, kasi dumadami talaga yung demand ng mga tao kapag marami ka ng customer. Ayun yung pinaka bottom line dito guys, na kaya best time na pwede ka nang mangutang sa sari-sari store kapag alam mo nang bumu-volume na yung customer mo. Ayun, diba? Isang tip yun guys, oh, para sa akin guys ha. Eto pa guys, best time na pwede ka nang umutang, yung mindset mo kakaiba na. Hindi ka na yung palabili ng kung ano-ano, no, pinag-iisipan mo, no. Best time na to na para mangutang ka sa iyong sari-sari store. Kasi ang tunay na negosyante guys, mas inuuna yung kapakanan ng negosyo niya.
Ibig ko sabihin guys is, kasi kapag itong business mo inalagaan mo, yung mga luho mo is makukuha mo yan sa pamagitan, di ba? Sa pamagitan ng benta mo sa iyong mga, sa iyong tindahan. Yun. Sana naiintindihan nyo guys kung medyo magulo ako mag-explain sa inyo guys ha. Ayun yun guys, ang tunay na negosyante, no? Mas tinutuunan ng pansin, no? Ng pansin yung kanyang negosyo. Kasi someday, eto guys ha, someday, makukuha niya na rin yung mga luho-luho niya. Diba? Yun na, best time yun guys ha. Best time yun sa isang negosyante guys na pwede ka na mangutang pagkakakaiba na yung mindset mo na hindi puro luho yung pinag-iisipan mo. Ang iniisip mo lagi kung paano kikita, kung paano ka pa magkakaroon pa ng ibang isa, ng isa pang negosyo. Ganun yun na best time na pwede ka na mangutang, yung mindset mo kakaiba na guys. Hindi ka na puro bili-bili dito, bili doon, bili dyan, ganun. Wait lang guys. So sana guys naiintindihan nyo yung gusto kong i-main point guys ha, na ito yung best time, wait lang. Tapos ito pa guys, di ba nasabi ko na ito kanina, no? Best time na pwede ka nang mangutang sa iyong sari-sari store na alam mo na yung produkto mo na lagi nang hinahanap, no? Na lagi nang hinahanap ng mga customer mo. Tulad ng alak, sigarilyo, no? Best time na yun. Ito guys, sinasabi ko lang kung kaya mo na talaga na mangutang. Pwede naman yan mangutang guys. Bali, hihigpitan mo lang talaga ang sinturon ni Padula. Diba? Senki lang. Ayun yun guys, yung parang gusto kong in-main point sa inyo na pwede kayong mangutang. Basta talaga yung mga sinasabi ko na dito na senyales, no? Na senyales na pwede ka na mangutang, na yung talagang sari-sari sir mo, meron ng mga customer talaga, boom na maya may bumibili, no? Pwede na yan. Tsaka kasi ikaw lang din ang makakaalam guys kung pwede ka na mangutang, kung kakayanin na ba ng sari-sari sir mo. Kasi ikaw ang halos araw-araw na nakatao dyan, di ba? Kasi ikaw rin araw-araw ang nakakaalam kung magkano yung benta mo, di ba? So kasi bakit nangungutang talaga ang isang negosyante? Para is mag-improve pa ang kanyang business. Kasi ang isang negosyante guys, eto ha, ang tunay na negosyante guys, hindi tumitigil ng isa pang negosyo. Diba? Nagulat ka rin, no? Kasi ang mga negosyante, malikot ang utak niyan pag tunay kang negosyante, ha? Ang dami mo lang isip na pwede pang inegosyo to, negosyo yan. Pero ang mga negosyante, meron talagang mga trials din yan. Trials and error, hindi maiiwasan yan guys, diba? Alam niyo yan kasi tunay kayo negosyante, no? Ito, napapansin ko lang naman ito sa mga YouTuber na nagbablog about sa negosyo na trial and error talaga ang isang negosyo. Pero pag yung isang negosyo mo na nag-boom yan, baka dyan ka ma-jackpot, baka dyan ka pa yumaman. Sinasabi nilang ganun, diba? So yun to ha, yung topic natin ha, best time para pwede ka nang mangutang sa iyong sari-sari store. Dapat ito yung mga katangian na sinasabi ko sa iyo, no? Yung mindset mo, unang-una baguhin mo, no? Yan, huwag kang bilibili ng kung ano-ano. Basta bumili ka ng kung ano-ano pagka alam mo nang okay-okay yung sari-sari store mo at marunong ka na mag-budgeting, diba? Ayun ang tinuturo ko lagi sa aking sari-sari store guys, na sa budgeting ka, alamin mo talaga ang kinikita mo, no? Para alam mo yung ilalabas mong pera. So ito po si Madam Duday. Sana guys na-explain ko kahit saglit lang itong aking mga gustong iyaw-iyaw, no? Kung best time para pwede ka nang mangutang guys ha. Lalo na sinasabi ko to guys ha, pwedeng-pwede ka na mangutang kapag alam mo talagang continuous na yung mga tao sa iyong sari-sari store. Pero guys, di ba sinasabi ko nga sa iyo, dumating ang mga pandemya, dumadaan talaga sa isang negosyo ang tumalakas. Pero ang pinakamaganda, huwag kang titigil para maranasan mo pa rin uli ang taglakas. Ito po si Madam Duday. Please like, share, and subscribe my YouTube channel para updated ka sa mga bagong tips at idea ni Madam Dudes. At kung nagustuhan mo naman to guys, please lang ha, like, share my YouTube channel guys, no? Mumunting tips lang naman to guys about sa pangungutang, kung gusto mo na talaga mangutang, decidido ka na, diba? Kasi kung ang mindset mo talaga pang negosyo, pwede ka nang mangutang. Thank you for watching guys. So fresh, diba? Thank you sa sponsor natin. Salamat po. Thank you so much. Bye bye.